Kaya naman magpresent na? Hindi pa. Magsalit mag si Brian pa, di ba? Mm-mm. Salamat po sa pag-attend ng ating pong activity this morning. Regarding po ito sa celebration ng ating pong Nutrition Month na may temang Batang Pinoy sana to. Sana nga yung presentation open. Ito no? Aba, present na ako. Ako naman mag-assist ko kayo. Sige, assist mo kami na pa eh. Baka mag-nga kami dito. Kasi na po ba nakikita kayo? Hindi, ayun lang. Ako po. Sige, na. Ako na mag-start. Oh, hindi. Ay, yung mga prayers, sino mag-ano? Si Pearl, ano? Yes, maraming maraming salamat po Sir Bong sa inyo pong mensahe. Ano sa inyo rin pong paalala na ang nutrition po ay hindi lang po magsisimula at magtatapos ngayon po, kundi po ito ay tuloy-tuloy. Okay, maraming maraming salamat po Sir, lalong-lalo na po sa pagsuporta sa mga health activities na isinasagawa po ng Health and Nutrition Section. Pagpunta at pag-attend po ng ating activity this morning. Ready lang natin. At para po ibigay po ang importance of nutrition during the pandemic, tawagan po natin ang ating SPFP coordinator, si Ma'am Chay Estanio. Ma'am Chay? Salita ka muna, ma'am. Okay. Ma'am good... Chay? Yes, okay. Good morning. Yes, ma'am. Magandang magandang umaga po sa lahat. I hope you're all doing good today. Good pa po kayo sa morning. Saan man kayo nakapwesto, sa bahay man, sa harap ng inyong mga laptop or inyong mga computers or cellphone. Magandang magandang umaga po. Magayon aldaw it imyo. Okay, so the topic given to me ay the importance of nutrition in times of pandemic. So, by making health and nutrition a priority during pandemic. So, there are 3 steps to stay healthy during the pandemic. My second topic is the healthy cycle menu guide and the sample recipe. So, before I start, I want to give you this saying, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Magpayong lang po tayo para hindi mababasa. Joke. Share lang po kasi mahaba pa yung araw, yung ating maghapon. So let's start a day with a smile. Para po sa maghapon ay hindi tayo nakabusangot at tayo lang ay nakangiti maghapon. Good vibes lang po tayong lahat. So in making my presentation, making health and nutrition a priority during pandemics. So the COVID-19 pandemic is affecting every aspect of our lives, from social distancing, staying home, virtual classroom and telecommunicating, katulad ng mga ginagawa natin ngayon na hindi natin nagkakaharap ng personal sa mga ganitong okasyon, sa mga seminars, nagiging webinar na lang. So, because we observe public health measures to reduce exposure to the virus and slow the spread of the disease. And because of that, it can be easy for us to slip into unhealthy eating habits during the stay-at-home period. But of course, it is also a perfect time to protect and improve our health while practicing social distancing. And healthy eating is especially important, but during this pandemic, it is even more important in keeping our immune system in top condition. So I will be giving you the 3 steps to stay healthy during the COVID pandemic. So number 1 is minimize trips to the supermarket and eat healthy. So how do we do this? Of course, we have to plan ahead. We have to visualize our breakfast, lunch, and dinner for at least 5 days or 1 week. So, what will you serve? Kailangan natin planuhin. What do you need?
and we have to consider the food our family likes, the preparation method, and our interest and skills. So kung mayroon po tayong mga kids sa ating bahay, let us involve them in meal planning, preparation, and clean up while teaching them writing, math, reading, and science. So yung ito pong mga binanggit kong mga subjects, yung reading, math, reading, science, not a literal katulad po nang sa classroom na nagtuturo tayo. So paano ba natin gagawin ang reading and writing? So in reading and writing, pwede po natin ask ang ating mga kids to make a list of what's in the pantry, or pagbukasin po natin sila ng ating ref at ipalista sa kanila ano ang laman ng ating ref and what we need para kung wala ng laman ng ating ref, ano pa bang kailangan natin sa kusina. So yun po ay writing. And reading, pwede natin silang pa-open ang site ng mga recipe para mag-read sila doon at mag-share ng kanilang mga natutunan or nabasa doon sa mga recipe. And have them share their breakfast, lunch, and dinner meal ideas. Sa math naman, find math in measuring spoons and cup. Katulad ng pag-i-involve natin sila sa pagluluto, pwede natin silang involve. Let's say, sabihin natin sa kanila, iabot nyo ang 1 teaspoon of ganito, of salt, of sugar, kung anong mga ginagamit natin sa pagluluto. Sa science naman, let kids involved in baking, cooking, and let them search and discover the science behind those ingredients. Ano ba yung mga changes when those ingredients are combined and heated or blended? Involve natin sila sa cooking. Mga simple cooking lang po. And in planning ahead, we have to think of our nutrition. The healthiest nutrition, let us all be reminded, yung healthiest meal emphasize whole grains, vegetables, and fruits. Kailangan nating i-serve in a greatest amount and a smaller amount of meat portions. So ano ba yung ginagawa ng ating whole grains and nuts? They help support our immune system. And we have to drink water regularly. Staying well hydrated also helps our immune system. Stick with plain water instead of sugar-sweetened beverages. And pag hindi po natin maiwasan ang alcohol, let's say, syempre, minsan may mga party-party, may konti, drink alcohol in moderation. Though alcohol have a nutritional value, pero very little amount lang, and often are high in calories. So alam naman po natin kung ano ang trabaho ng calories sa ating mga katawan. Next, planning is to make a shopping list. So, bakit pa tayo mag... Siyempre, kailangan natin yung shopping list para hindi natin makalimutan kung ano ang ating mga dapat na bilhin. So, we have to stock up on a nutrition pack foods that will stay fresh for a week or longer. Go easy on a frozen dinner. Limit purchases of tempting foods. So, yan po yung mga tempting foods like chips, sodas, cookies, which are very high in empty calories. And other than that, it ran up our grocery bill. So, wala po siyang nutritious na binibigay sa atin. Gumagastos pa tayo ng nawawala sa budget. So, those are wants. We have to focus on our needs, yung food needs sa ating kitchen na magbibigay sa atin ng good nutrition. Keep cost down. So paano ba yun? So we have to consider low cost alternatives. Instead of buying ready-made food, try meatless meal like yung mga canned and frozen
fruits and vegetables na low in sodium. And they are the same din sa mga fresh na mga nabibili natin, yung mga nutritional value niya. But as long as low ang kanyang mga content ng sodium, pwede natin tingnan yung mga label ng mga binili natin na mga ready-made na mga or packed foods. So limit once. Yung mga bagay, yung mga pagkain na kahit hindi naman natin mabili ay hindi natin ikamamatay. Yun po. Try online shopping. So bakit ba? Yan po yung nauuso ngayon, online shopping. Dahil nung nagka-COVID, maging skillful na yung mga lahat ng mga tao. So ano ba yung advantage ng online shopping? It will save us time and let us keep our social distancing. So instead na pupunta pati kung saan, pag nag-order tayo, ihahatid on delivery, makakagawa tayo ng mga ibang gawain sa loob ng ating bahay, makikipag-bonding sa ating mga families. The second step is the eat out safely with restaurant curfew. So, paano ba yung ibig sabihin nun? We have to take out and eat while it's hot. Yung mga sa drive-thru or ipa-take out na lang natin yung ating mga binibili sa restaurant and eat at home while it's hot. If ever may leftover, kailangan natin ilagay sa ref and reheat before eating. So, we have to make eating together at home a positive experience. So, sa nangyari pong lockdown ng mga ng buwan, ang nang lumipas, na yung sulok ng ating bahay na lang natin ang nakikita, kung sino-sino na lang yung sa loob ng bahay, sila na lang din ang ating nakikita, medyo naging may mga nagsabi na nai-stress na sila kasi sila lang din ang magkakaharap. So we have to keep the stress down by making mealtime fun. So gawa-gawa tayo ng mga paraan kung anong mga pwede nating para mabago lang ang loob ng ating bahay. So we have to get the family involved. Like yung ating mga kids, I let them help set the table, do the cooking, do the washing ng ating mga pinagkainan. And try some new recipes. So ito, yung dahil sa pag-lockdown, ang daming skills na na-develop, ang daming natutunang mga pagkain na kung ano-anong mga iniimbento na good naman para sa atin lahat. At naging ang outcome pa nga ay naging negosyo na ng iba ngayon. So look for those that call for only a few ingredients and use common kitchen tools only. So, wag na tayo mag-try ng recipe na pang-foreign, hindi available ang mga ingredients sa atin. And it's also time to reconnect with our family. So, as we eat together at the table or minsan pag nasawa ka na sa lamesa, pwede tayo mag-set ng indoor picnic, maglatag ng mga upuan sa sala, sa terrace, sa garden, mabago lang yung ating mga meal time para maging mas fun, mas maganda. While eating, nandoon na rin yung time na mag-chat tayo sa ating mga families, ano ang mga good things to do that we can do, ang mga creativity, and we can tell jokes. At lalo na tayong mga mothers, mga parents, na sakyan natin yung mga trip ng ating mga kids na mga millennials. So kung sila ay nagpi-play, kung ano yung mga kanilang mga ngayon sa mundo nila na hindi natin alam, kailangan malaman din natin para maging in din tayo sa mga gawain ng ating mga anak. Hindi natin alam kung ano-ano yung mga pinanggagawa na nila kasi tayo ay nag-stuck na lang tayo, hindi natin diniscover kung paano yung takbo ng mga computers ngayon sa mga utak, sa mga games ng ating mga anak. The last is think positive. So we have the mindset is vital to getting through this pandemic physically and
mentally healthy. Kaya may mga mental health tayong mga lectures. Kasi importante yung mentally healthy tayo, hindi lang physically. Marami ngayon ang na-stress na sa dami ng iniisip. So, paano ba natin ito gagawin? We have to practice positive stress management strategies. So, paano ba yun? Kung mayroon tayong pets, like we have dogs, let's walk with the dogs, paliguan natin ang ating dogs, call a friend, pag may problema, huwag solohin. Kung mas matindi na, pwede pa rin tayong mag-soak in a tub or mag-shower or makipaglaro sa ating mga kids. And i-discover natin yung ating mga ibang skills, like ngayon yung nauuso na pagtatanim. Ayun, maki-join na rin tayo sa pagpa-plant ng mga caladium nila dyan. Yun, maganda rin po. Gumanda na yung bahay natin, gumanda yung environment, yung hangin, nawili pa tayo na wala yung stress. Let's tell jokes, no? Yung upong laging nakabusangot, nakasimangot na lang, kaiisip ng problema ng kakainin natin during pandemic. Mag-jokes-jokes din. Katulad ngayon, nag-jokes-jokes din ako. Just keep the conversation upbeat and fun. Yun, i-join natin yung ano ba yung mga nauuso ngayon. So, another one is, we have to stick in our routine as much as we can. So, go to bed and get up in the morning on your usual schedule. So, pagka matutulog na po tayo, isang tabi natin yung ating trabaho na hindi natapos. Bukas na lang yun ulit. Pag hinisip pa rin po natin yung mga hindi natin natapos na mga activities, ang mangyayari niyan, hindi tayo makakatulog. Babangon ulit tayo at gagawin yun na malalaman natin madaling araw na pala hindi pa tayo natutulog. Okay, so, eat meal at regular times. Isa din po yun dahil sa busy natin, nakalimutan ng kumain. Napansin natin, alas dos na, hindi pa tayo nananghalian. Kahit ano pang dami ng workload natin, huwag natin kakalimutan ang ating pagkain dahil yun ang importanteng nutrition sa ating katawan na maging physically fit at pagkain rin ng ating utak. And find ways to exercise away from the gym. So, hindi naman lahat na kailangan mag-exercise tayo nasa gym tayo. Play as well. Pero, yung trabaho sa bahay, kasi maraming nagsasabi, sa dami kong trabaho sa bahay, sobra-sobra na yun sa exercise. Iba pa rin po yung nag-exercise tayo ng ilang minutes ng yung tamang pag-exercise. Like yung nag-work from home tayo, iba-iba yung ating ginagawa, nakakalimutan yung pag-exercise, nakaupo na lang tayo, nakaharap sa ating mga computer. So, find time to exercise. Like, minsan mag-sumba tayo, o gusto nyo mag-TikTok para maaliw. Maliban sa nawili ka na, natuwa pa yung taong nakakapanood. Mag-jog in place kung wala tayong, hindi tayo pwedeng pumunta sa mga jogging place sa ating bahay na lang. Or mag-sit up, yun. Mag-gardening, yan, mag-painting, mag-housekeeping. So, yun, yung mga, ano natin gawin ng ating routine. Manage boredom. So, paano, marami na kasing nabuboard dahil nga sa nangyari. So, we have to stay busy and engage, not only sa ating mga office works. Minsan naman, yung pang ating mga bahay din. So, ito nga yung nangyari sa pandemic na to, and nagkaroon tayo ng mga times na marami para ang ating bahay ay maayos natin, na malinis ang mga hindi natin nagagawa nung panahon na papasok tayo ng aga-aga at uuwi na ng dilim na. Or, resist hanging around the ref. So, yun po yung mga nangyari. Ako nangyari din eh. Kaya pagkatapos ng pandemic, tumaba din. Kasi lagi ka na lang, wala kang magawa sa bahay, andun ka na lang lagi nag-iisip ng makakain, anong naman ang ref. So, i-resist po natin yung laging nagpaikot-ikot sa kusina, paikot-ikot sa ating ref kung atong makakain. Or mindlessly watching TV. Nandun ka sa TV, nanonood, pero wala nandun sa isip ang ating mga, wala sa pinapanood ang ating iniisip. Enjoy our hobbies. Like kung ano man ang pinagkakabalahan, gardening, plant, magtanim ng mga halaman, magtanim ng gulay, magtrabaho sa bahay,
help our kids with their virtual homework, and stay in touch with family and friends and colleagues. At pag mas bored pa din po kayo, pwede nyong i-visit ang aking YouTube channel. Siguradong tatawa kayo dun sa aking mga video. Char! Baka kasi ano na kayo masyado dyan eh. Tawa-tawa naman. Baka nabuboard na kahit nakatulog na kayo sa pagdadaldal ko dito. Okay, so yun po yung ating tatlong steps in making healthy in time of this pandemic. And for the next topic is the recipe. Ayan, ito pong ating masustansyang recipes para sa isang linggo. Yung ating 1 week menu, pwede nyo pong i-screenshot yung ating mga menu na yan. At pwede nyo maging basis din kung gusto nyo gayahin. So, ayan po. Kumpleto po yan, may merienda pa. Kaya kailangan importante naka planning tayo ng ating pamimilihin. Importante ito para alam natin kung ano na yung bibilihin natin sa loob ng isang linggo. Ayan. And sa mga recipes po na yan, kumuha lang ako ng 3. Yung medyo hindi ko alam lutuin din. Ayan. Maruyang kalabasa at dilis. Makikita po natin dyan, meron ng mga kung ano ang nakukuha natin sa kalabasa, yung mga sustansyang taglay ng bawat ingredients na nandyan. Screenshot nyo na lang po kung gusto nyo. Ayan, Chinese style beef with broccoli at carrots. Ito naman eh medyo magastos-gastos, social-social ng konti. Ito, usually natin kasing natitikman, nakakain yung Bicol Express na karne. So, ito ay lamang dagat Bicol Express. So, yan po yung ating tatlong recipe. For more recipe, pwede po kayong humingi sa amin or you may contact your feeding coordinators. Mayroon na po ako sa kanilang ibinigay na mga recipe na para sa feeding. Na isang booklet na po yun. Isang librong puro recipe. So, yan po yung aking topic. I'm done with my presentation. Na-discussion na yung importance of nutrition in times of pandemics, the health and nutrition priority during the pandemics, the 3 steps to stay healthy, and the healthy cycle menu guide, and the sample recipes. And I want to end my presentation with a saying, we are all in facing this together. Let's make the most of it to come out stronger and wiser and ready to enjoy all the wonderful times to come. All the wonderful times to come. Once again, good morning. Thank you for staying and listening. Have a blessed day, everyone. Yes, Ma'am Chai. Maraming salamat din po sa inyo pong mensahe. Okay po, muli po maraming salamat sa pag-attend at good morning po at isang malusog na umaga po sa ating lahat. Uy, muli po tayo pinagsa-celebrate na ating 46th birthday.